presyo ng dahon ng Gimili na 3 sa ating kalusugan. At itong Gimili na 3, mga kabayan, ito ay napakaganda ng kanyang mga benepisyo. Yung kanyang mula sa ugat, balat ng puno, dahon, at yung kanyang tsa ay napakaganda sa ating katawan. At ngayon, ang ating babahagi naman ng mga kabayan ay itong ating dahon ng Gimelina. Kung halimbawa, mga kabayan, ang kayo ay pagod na pagod, bigla kayong lumigo, ay sumakit ang inyong mga bayawang, ang inyong balakang likod, yun ay ibig sabihin, mga kabayan, na pasok ng init at lamig o yung masamang hangin. So itong dahon ng Gimelina, napakaganda. Ito ang ating gagawin, mga kabayan. Kukuha tayo ng dahon ng Gimelina. Kung halimbawang palibot ng inyong pag-ong o itong sasapnan ang masasakit, yung inyong gagawin dito at idadarang ng kaunti sa apoy. Kapag mainit-init na kayang agwantahin, ating papahira ng coconut oil o yung langis ng niyog. Halimbawa, ating napahid na ganyan, mga kabayan. Ayan. Ito ay ating itatapal dito sa ating palibot, sa ating pag-ong, yan, sa ating likod, yan, palibot. At ito ay ating papalitan ng 3 beses. Kada 4 oras, tatanggalin natin papalitan. Dahil pagka ito'y basa-basa na, or kuya ay hanggang sa matuyo na, ibig sabihin, sinisip-sip nito yung init, hangin at lamig na padala ng pamamaga. Dahil itong Gimelina na, mga kabayan, ay meron siyang antimicrobial property. Nakakatulong din sa mga hadhad, galos, sugat para madaling mag-ilom at babahaw. At meron itong anti-inflammation property. Nakakatulong sa pamamaga ng ating kalamnan. Pwede rin ating itapal ito. Kung kayo may hindi na sasagabal, ay pwede nating bayuhin at ating ding ipais. Lagyan ng langis at ating itapal. Ihilot sa ating mga parte na masasakit. Katulad ng ating tuhod o yung ating mga kasukasuan. Napakaganda nito. Ngayon ang isa pa na mga aking isi-share sa inyo, mga kabayan, na matutulungan ng dahon ng Gimelina. Kung halimbawa, kayo ay mahina ang baga o di kaya, mga kabayan, merong mga baga na ang sabi ay matubig, yung mabigat, ang ating gagawin naman, kabayan, tayo ay kukuha ng dahon ng Gimelina. Kukuha tayo ng 8. Ang ating gagawin dito, yan, kita nyo, ito ay ating papatasin ng ganyan. Ating napasa sa ganyan, ito yung ating itatapal dito sa ating likod. Dun sa likod natin, natapat ng parte ng ating baga. Ating itatapal na ganyan at ating tatayan kung dami pantaling malinis na damit o kung kayo may benda yung bang i-dedicate na parang gasa para ito nakatiim. At ito ay patatagayan nyo ng hanggang 6 oras o hanggang 7 at inyong tatanggalin at inyong nang papalitan ulit. Ito pag inyong tinanggal, mga kabayan, ito ay punong-puno ng pawis. Ibig sabihin yan, basa-basa yan, yan ay hinihitit na yung tubig sa inyong baga na babawasan. At sa ganyang paraan ay maibisan ang bigat ng inyong likod at yaginhawa at medyo huluwag ang inyong paghinga. Gayon. At bago natin itapal muna ito, ito ay tayo may langis ng coconut oil. Kung wala ng coconut oil, kahit yung olive oil, ito ay ating lalagyan ng kaunting ganyan at ating ipapahid muna doon sa likod na tapat ng baga na ating pagtatapalan nito para sa gayon ay hindi mapasok ng init, lamig at hangin. Ito ay ating lalagyan. Pag napahira natin yung likod, saka natin ito itatapal. At gawin natin ng mga dalawang beses o 3 maghapon at makakaasa kayo na giginhawa ang pakaramdam ng pasyente.